Hello guys! Good morning! Ito po, papakita ko po sa inyo ang saging na saba. Ayan, meron po tayong saging na saba na hilaw at saging na sabang hinog na. Ayan. Ito pong isang piling ng saging na hilaw. Ito po ay nagkikilo po siya ng 4 kilo. Tingnan nyo na pa naman ang diferensya ng laki ng isang saging kaysa dito po sa hinog na. Di ba po? Ito po, yung malalaking saging po na to ay galing po to sa bukid ng aming ama. Ayan. Sa isa pa lang po ay busog na. Ayan. Marami po akong uwing saging dahil po ako'y nanggaling sa Bulacan. Ayan, maniba lang na. Marami po tayong magagawa sa saging. Pwede pong prito. Pwede pong banana cube. Pwede pong turon. Pwede pong ginataang saging na may sa bilo-bilo. Pwede rin po ito sa halo-halo ngayon pong tag-init or banana con yelo. Ayan, ano po ba ang paborito niyong gawin sa saging na saba? Pwede pong nilaga. Pwede pong nilupak. Pwede pong pahinugin lang gaya po ni Re at matamisin. Ayan. Diba po? Pwede pong gawing maruya ang saging. Ayan. Katulad dito, pwede na po itong maruya. Isama nyo po sa paggawa ng hotcake. Pwede din po. Ayan. Kaya ang dami-dami po namin dalang saging. Isang sako po ito. Ayan, ganito po siya kalaki. Ako po, gusto ko po siyang i-try gawing banana chips. Ayan, nakikita nyo po yan pag ginawa ko pong banana chips. Itong saba dahil napakarami po. Ayan. Pag hinog po niyan, mag-share tayo sa ating mga kapitbahay. Kasi po madami po tayong saging. Ayan, ang lalaki po ng saging. Tanim po yan ng aming ama sa Bulacan. Ayan, produkto niya po yan. Puro saging. Saka yung kain nito. Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa aking short story. Thank you so much, guys.